Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming amang Diyos na sa amin ay nagmamahal at sa amin ay nahabag na mga lumayo at lumakad sa kasalanan at ang Panginoong Jesus ay pinasan sa kanyang sarili ang mga sumpa at ang mga kahatulan na dapat kami ang tumanggap noong hindi pa namin kilala ang Diyos. At sa pamamagitan ng mahalagang dugo na idinanak ng Panginoon, nang siya ay namatay para sa amin, inugasan niya ang aming mga kasalanan magpakailanman. At iniligtas kami mula sa paghatol at mga sumpa ng walang anumang aming gawa. At nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang biyaya. Sa oras na ito, kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay sama-sama nagtitipon sa harap ng Panginoon upang purihin ang biyaya at kaluwalhatian ng Panginoon at matuto ng salita ng Panginoon. Nagpapasalamat din po kami sa pagpapahintulot sa amin na magkaroon ng isang banal na fellowship kasama ng Panginoon. Naniniwala po kami sa na ang Panginoon ay kasama namin maging sa oras na ito. Pakiusap, tingnan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan ang bawat kaluluwa ng mahabangin mga kamay ng Diyos. Pakiusap, turuan mo po kami ng higit pa tungkol sa mga plano at liim ng Diyos na nais mong ihayag sa amin sa oras na ito at kung ano ang dapat namin gawin. Naniniwala po kami na ang Panginoon ay personal na kasama namin at tinagabayan kami sa ating mga churches sa buong bansa at sa maraming churches sa buong mundo. Ang lahat ng mga brothers and sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nagpapalaganap ng Ebanghelyo sa mahirap na sitwasyon, naway ang Panginoon ang mag-ingat sa bawat isa sa kanila at pagalooban sila ng biyayang nararapat sa kanila upang maayos silang magampanan ang misyon na nagpagpapalaganap ng Ebanghelyo na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon sa mga huling araw na ito. Hawakan mo po ang kami ng iyong mahabaging mga kamay upang wala ning isa man sa amin ang mawala sa harapan ng Diyos. Taimtim po kami na dalangin na ingatan ng Diyos ang bawat isa sa ating mga churches sa buong bansa at ang maraming churches sa buong mundo at gumawa kasama namin upang maisakatuparan ang banal na gawain na ninanais ng Diyos sa mga huling araw. Panginoon, Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kinakailangan salita sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng dapat o daan na dapat naming lakaran. Pakiusap, ituro mo po sa amin na higit pa ang tungkol sa mga plano at liim ng nais ihayag sa amin ng Diyos sa oras na ito at kung paano kami dapat kumilos. Itinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Tingnan po natin sa ating mga Biblia. Babasahin po natin ang Mateo chapter 6. Babasahin po natin ang Mateo chapter 6 verse 9 hanggang 15. Mateo chapter 6 verse 9 hanggang 15. Babasahin po natin ang sabay-sabay. Manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin naman na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa iyong mga kasalanan. Sinasabi nila na mayroong apat na pangunahing elemento sa pamumuhay Kristiyano sa pananampalataya. Ang apat na pinakamahalaga ay ang salita, panalangin, evangelism at fellowship.
ang fellowship at paglilingkod ay konektado. Kaya tayo ay naligtas sa pamamagitan ng salita. At kahit pagkatapos na maligtas, ang ating pananampalataya ay lumalago sa pamamagitan ng salita. At ang ating mga puso at buhay ay unti-unting nagbabago. Kaya mga Kristiyano ay hindi maaring mamuhay ng maayos sa kanilang pamumuhay pananampalataya kung wala ang salita. Ang salita at panalangin ay paikisama sa Diyos, pakikipag-usap sa Diyos. At sa panahon ding ito, tayo ay mahina pa rin, kaya kailangan natin ang biyaya at tulong ng Diyos. Kaya nga, ang panalangin ay ang sabihin ng lahat sa Diyos, ihayag ang ating kahinaan, at humingi ng tulong sa Diyos. Kaya ang panalangin ay lubos na napakahalaga sa ating buhay pananampalataya. Siyempre po, alam natin na ang evangelism ang pinakamahalagang bagay na dapat nating gawing mga Kristiyano. Kung tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating mga sarili at walang tumulong sa atin, marahil ay hindi tayo maliligtas. Dahil ang mga naunang naligtas ay nanalangin para sa atin, tumulong sa atin na marinig ang salita at gumabay sa atin, narinig natin ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos at naligtas. Kaya nga, dapat natin din gawin ang gayon sa iba. Kaya ang evangelism ay isa sa pinakamahalagang bagay na dapat natin gawin bilang mga Kristiyano. At ang fellowship ay nangangahulugan na hindi pamumuhay ng buhay pananampalataya na mag-isa. Kundi mula sa oras na tayo ay naligtas, dapat tayo maging kasama ng Panginoon at magkaroon ng malapit na fellowship sa lahat ng mga banal na naunang naligtas. Dito po, ang ating pananampalataya ay lalago at maaari tayong mamuhay ng wastong buhay pananampalataya. At ngayon, sa pamamagitan ng fellowship, ay maaari nating ipangaral ang ebanghelyo, tulungan ng isa't isa, at masikap na maglingkod para sa Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng ganitong kaisipan na hindi ko kaya, subalit kaya natin. Ngayon po, nais ko pong pag-usapan ang tungkol sa panalangin. Merong maraming mga salita tungkol sa panalangin sa Biblia. At maraming beses tayong nananalangin. Subalit, dapat natin pag-isipan ng panalangin na itinuro sa atin ni Jesus. Ang panalangin na itinuro sa atin ng Panginoon, ang panalangin ng Panginoon ay tinatawag na the Lord's Prayer. Silang mga pumupunta sa church ng maigi at binibigkas ang the Lord's Prayer at nananalangin tungkol dito ng sama-sama. Ang panalangin ay mabuti. Subalit, mahalagang malaman muna ang nilalaman nito. Kung kayo ay mananalangin nang hindi alam ang nilalaman at nananalangin na may pag-iisip na walang kinalaman sa panalangin, ang Diyos ay hindi maikinig. Kaya nga, ang Panginoon ay sinabi sa atin ang ilang mahalagang bagay tungkol sa buhay panalangin ng mga taong naligtas. Kaya sinabi sa verse 9, itinuro niya sa atin, manalangin nga kayo ng ganito. Sa una, ang Ama nating nasa langit. Ama naming nasa langit. Aking Ama. At sa parehong oras, Ama namin. Maraming tao ang maaaring tumawag sa Diyos na Ama. Ang ating katawang laman ay meron ding mga magulang na nagsilang sa atin. Kaya tinatawag natin silang nanay, nanay ko, tatay namin, nanay namin. Sinasabi ang salitang namin dahil may iba pa tayong kapatid maliban sa ating sarili. Ama naming nasa langit. Ibig sabihin, sa Genesis chapter 1 verse 1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At gayon din sa mga gawa chapter 17 verse 24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa. Ang ganap na Diyos na lumilikha, ang umaangkin at namamahala sa lahat ng bagay sa sansinukob ay naging Ama ko. Nauunawaan niyo po ba ito? Parang hindi totoo, di po ba? Ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa sansinukob ay Ama na natin ngayon. Sinabi niya sa atin na tawagin natin siyang Ama. Siyempre po,
Ito ay naaangkop para sa mga naligtas na Kristiyano. Tayo po bilang mga naligtas na mga Kristiyano ay tinatawag siyang Ama. Katulad ng pagtawag natin sa ating Ama, siya ay tumutugon at nakakausap natin. Bakit sinasabi dito, Ama naming nasa langit? Walang lugar sa sansinukob na ito kung saan hindi sa Diyos. Maging ngayon, siya ay umiiral dito. Siya ay nananatiling malapit sa atin. Siya ay naging ating Ama. Subalit, ang mga hindi naligtas na Kristiyano ay tinatawag siyang Ama. Ito ay gaya ng pagtawag sa isang estranghero ng daraan na Ama. At iisipin ng estranghero yun, wala sa katinuan ng taong iyon. Ang mga hindi naligtas sa Kristiyano ay hindi maaring tawagin ng Diyos na Ama. Kaya sa 1 chapter 8 sinabi ng mga Hudyo, ang Diyos ang aming Ama. Subalit sa halip ay sumagot si Jesus ng ganitong paraan, kay mula sa inyong amang Diablo. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inibig ninyo sana ako. Sapagkat ako'y nagmula sa Diyos at ngayon ay naririto ako. Hindi ako naparito mula sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Sila mga taong makasanlibutan ay tinatawag din ang Diyos na Ama kapag sila'y nananalangin. Subalit, dapat nilang malaman na ang Diyos ay hindi nila Ama. Tanging kapag sila ay naligtas lamang, ito yung pagkakataon na yung Ama ay naging Diyos nila o yung Diyos ay naging Ama nila. Ang ganap na tagapaglikha ng lahat ng bagay sa sansinukob ay naging Ama natin. Sa Biblia, sinabi dito na ang mga anghel kailanman ay hindi magiging anak ng Diyos. Sa pasimula pa lamang, ang anghel ay nilikha upang maglingkod sa Diyos. Subalit tayo mga Kristiyano ay naligtas sapagkat ang tanging anak ng Diyos ay ibinigay ang kanyang buhay at namatay upang iligtas tayo. Wala nang ikalawang pagkakataon para sa mga anghel. Sa oras na sila ay gumawa ng kasalanan, tapos na sila. Hindi ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa mga anghel. Gaya nito, ang layunin ng paglikha sa mga anghel at sa atin ay tunay na magkaiba. Ang dahilan kung bakit ang tanging anak ng Diyos ay namatay upang iligtas tayo na nahulog sa kasalanan at upang makapasok tayo sa kaluwalhatian ng Diyos magpasang walang hanggan. Ang prinsipe na ipinanganak bilang anak ng hari ay ang anak ng hari. Upang masabi na ang anak, ang aking ama ay ang hari o ang presidente ang aking ama ay isang dakilang otoridad. Tama po ba? Sinabi sa 1 chapter 1 verse 12, subalit ang lahat na tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Nang maunawaan natin ang biyaya ng Diyos at matanggap ang kaligtasan, ang Diyos ay nanatili sa atin. Nang sumampalataya tayo at nagkaroon ng kaligtasan, ito din ang oras na natanggap natin si Kristo. Lahat ang tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan. Ang ibig sabihin ng manampalataya sa Kanyang pangalan ay ang pagkakaroon ng kaligtasan. Ang ibig sabihin naman ng pangalang Jesus ay kaligtasan. Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Gaano nakakamanghang karapatan ang maging mga anak ng Diyos? Ang maipanganak bilang anak ng hari ay magkaroon ng dakilang karapatan. Ang anak ng presidente ay maaaring magsalita ng malakas. Ang anak ng mayamang tao ay magiging mayaman din. Gayunpaman, hindi magtatagal ito ay maglalaho din. Ang layunin ng pagliligtas sa atin ay upang gawin tayong mga anak ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa atin ni Jesus na tumawag tayo sa Diyos, Ama naming nasa langit. Bakit po? Bakit po niya sinabi ito? Sapagkat ang Diyos ay pinagkalooban tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ang karapatan na maging anak ng Diyos ay kamangha-mangha. Pagkatapos ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, mayroong mga kababaihan ang dumalaw sa libingan ni Jesus. Isa na sa kanila si Maria Magdalena. Siya ay pumunta upang pambuhos ng pabango sa katawan ni Jesus. Subalit si Jesus ay wala na doon. Siya ay tumingin sa paligid kung mayroong kumuha kay Jesus
at sa oras na iyon ay dumating sa kanya si Jesus. Sinabi sa 1 chapter 20 verse 15, sa kanyang pag-aakalang iyon ay ang hardinero, ay sinabi niya sa kanya, Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kanya, ay sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay, at siya ay aking kukunin. Paano mabubuhat ni Maria ang katawan ni Jesus? Subalit si Maria, sinabi niya, ibigay mo sa akin, at siya ay aking kukunin. Kaya sinabi ni Jesus, Maria. Sa Biblia, si Maria ay isang miserableng makasalanan na inalihin ng 7 demonyo at mayroong maraming kasalanan. Gayunpaman, pinalayas ni Jesus ang mga demonyo at pinagaling siya. Pagkatapos nito, si Maria Magdalena ay naging tao na nagmamahal kay Jesus at lubos sa sumunod sa salita ng Panginoon. Isa siya sa mga tao na nagtungo sa ilalim ng krus nang si Jesus ay namatay sa krus. Pumunta din siya sa libingan ni Jesus. Ang mga alagad ay hindi nagtungo sa libingan. Ngunit ang pagpapakita ni Jesus ay nagpaparating ng mensahe. Ako si Jesus na iyong hinahanap. Si Maria ay tiyak na sorpresa pagkatapos na marinig ang tinig na iyon. Marahil ay binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata. Ah, si Jesus ay buhay ngayon! Walang sino man ang naniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus pagkatapos ng 3 araw, kahit na yung mga alagad. Subalit itong si Maria ay ang pinakaunang tao na nakakita sa muling binuhay na si Jesus. Sinabi ni Jesus kay Maria, ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, akit ako sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Ito ay talagang mahalagang salita. Ginamit ni Jesus ang salitang aking mga kapatid sa kanyang mga alagad. My brother, aking mga kapatid, ito ay napakagandang pangalan. Aking ama at inyong ama, isang Diyos ama. Si Jesus ay ang tanging anak bago siya mamatay sa krus. Si Jesus ang nag-iisa at tanging anak. Si Jesucristo ang butong na anak ng Diyos. Si Jesus ay nasa katawang tao upang iligtas ang mga makasalanan at ipinasan ang pakasalanan ng sanlibutan sa kanyang katawan at siya ay natulad sa halip na tayo. Siya ay nagdanap ng kanyang dugo upang patawarin ang mga kasalanan magpakailanman. At pagkatapos ng 3 araw, winasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan at muling nabuhay. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay upang patunayan na si Jesus ang Kristo. Kung si Jesus ay hindi muling binuhay, hindi natin malalaman kung si Jesus ba talaga ay namatay para sa ating mga kasalanan o kaya naman ay namatay siya nang hindi makatarungan gaya ng sinasabi ng iba o namatay siya dahil sa kanyang sariling kasalanan. Subalit si Jesus ay muling binuhay upang patunayan na siya ay namatay para sa ating mga kasalanan at iniligtas tayo. Ngayon, ang muling binuhay na si Jesus ay hindi na ang tanging bugtong na anak. Ito ay dahil maraming mga kapatid ang naipanganak. Kung ikaw ay nag-iisang anak pagkatapos ay ipinanganak ang nakababatang kapatid, hindi na ikaw ang nag-iisang anak. Ikaw lang yung panganay. Kaya ang muling binuhay na si Jesus ay hindi na ang tanging anak sapagkat maraming mga kapatid ang naipanganak. Siya ang panganay sa lahat ng mga magkakapatid, ang panganay. Kaya kung titignan natin sa Roma chapter 8 verse 29, sapagkat ang mga nakilala niya nang una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Sapagkat isinilang na ang mga kapatid, hindi na tanging anak si Jesus. Bago mamatay si Jesus, siya ang tanging anak. Pagkatapos ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, nagkaroon siya ng maraming kapatid, kaya siya ay naging panganay sa maraming magkakapatid. Kung titignan natin sa Hebreo chapter 1 verse 6, kapag si Jesus ay muling dumating, kanyang dinadala ang panganay sa daigdig. Ang unang Jesus na dumating dito bilang bugtong na anak. Kayunpaman, si Jesus na muling darating ay darating bilang panganay sapagkat maraming mga anak ang ipinanganak, kaya siya ay naging panganay.
Kung titignan natin sa Hebreo chapter 2 verse 10, ang Kristo sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian, at sa Roma chapter 3 verse 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa larawan ng Diyos upang maging kapareha sa pag-ibig ng Diyos, upang tumanggap ng buhay ng Diyos, upang maging mga anak ng Diyos, upang madala patungo sa kaharian ng Diyos at makasama ng Diyos magpakailanman, upang luwalhatiin ng Diyos at upang maging kagaya ng Diyos. Sa unang panunukso, nahulog ang tao sa panunukso ng Diablo, at sa pamamagitan ng pagsuway sa salita ng Diyos, nawala ang tao yung buhay ng Diyos at nawala sa tao yung karapatan na makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang lahat ng tao ay nagkasala at nahulog sa impyerno. Subalit ang pinakamahalaga, nawala sa kanila yung karapatan na maluwalhati ang Diyos. Ang maluwalhati ang Diyos ay ang magtungo sa walang hanggang langit at luwalhatiin ng Diyos. Subalit nawala sa atin ang karapatan na makapasok sa kaluwalhatiang iyon, at ang resulta ay ang impyerno. Subalit si Jesus ay namatay upang dalhin ang kasalanan ng marami, upang tayo ay maligtas at maibalik ang kaluwalhatian na nawala sa tao dahil sa kasalanan. Kaya sinabi sa Hebreo chapter 2 verse 10, sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian ay gawing sakdal at tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. At sinabi sa Ebanghelyo ni Juan chapter 12 verse 24, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatili nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay magbunga ng marami. Si Jesus ang butil ng trigo na nahulog sa lupa. Ang bugtong na anak ay namatay at ang resulta sa maraming mga anak ang naipangaral. Maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatili nag-iisa. Kung si Jesus ay hindi namatay, si Jesus ay tanging anak. Kung gayon ay walang sino man ang magiging anak ng Diyos. Gayunpaman, gaya ng sinasabi sa talata sa Biblia na kung ang isang butil ng trigo ay mamatay, ay nagbubunga ng marami, ang tanging anak ay namatay at nagbunga ng maraming anak. Ang dahilan ng lahat ng ito ay ang pagdadala sa maraming anak sa kaluwalhatian. Ang pagliligtas sa atin ng Diyos ay ang tubusin ng ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo. At pagkatapos tayong iligtas, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Pagkatapos po, ginawa tayong ng Diyos na makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Para po dito, ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Gaya ng isang butil ng trigo, kailangan ding mamatay ni Jesus gaya nito. Kaya para sa atin, si Jesus ay namatay. At ang dahilan kung bakit tinubos niya ang ating mga kasalanan ay upang gawin tayong mga anak ng Diyos at magdungo sa kaluwalhatiin ng Diyos. Ang anak ng hari ay ang prinsipe, na isang marangal na pangalan dahil maaari siyang maging hari sa inaharap. Pagkatapos maligtas, una tayo ay naging anak ng Diyos. Sinasabi ng ibang mga tao, narito na ang mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Subalit ang Diyos ay walang anak na babae. Kaya sinabi sa Galatia chapter 4 verse 6, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Walang binabanggit na isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak na babae. Kung ganoon, ano po ang ibig sabihin ng anak na lalaki? Ito ay tumutukoy sa tagapagmana. Tama po ba? Ayon sa nakatakda, sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Kaya tayo ay mga naligtas sa tao. At ang unang bagay na dapat nating malaman na tayo ay mga anak na lalaki ng Diyos. Sa unang 1 chapter 3 verse 1, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos at tayo gayon nga. Dahil dito'y
hindi na tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakilala nito. Tayo po na mga naligtas ay naging mga anak ng Diyos na lumikha at namumuno sa kalawakang ito. Paano ito'y malalaman ng mga tao sa mundong ito? Ito ay isang lihim. Ito ay isang bagay na tanging ang mga ligtas na tao lamang ang nakakaalam. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito, ang Diyos Ama. Hindi nakilala kung anong uri ng pag-ibig, hindi nakikilala kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama. Ang pagliligtas sa atin ay ang pag-ibig din ng Diyos. Ang tratuhin tayo bilang mga anak ng Diyos ay dalisay na pag-ibig ng Diyos. Lahat tayo ay ang magkakapatid. Sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 23 verse 8, ngunit hindi kayo dapat tawaging rabay sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Lahat tayo ay isa, magkakapatid. At tayo ay isang pamilya na mula sa isang ama. Kaya sa Efeso chapter 2 verse 19, tayo ay hindi na kayo mga dayuhan at banyaga. Kayo'y mga kapwa mamamayan na mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Sa ilang mga lugar, mayroong nakasulat sa kanilang mga pintuan na hindi pwedeng pumasok ang mga outsider. Ay naku, ako ay isang outsider. Hindi ako makapasok. Ang isang taong hindi ligtas sa isang outsider. Alam niyo po ba yun? Wala silang pangako at relasyon sa Diyos. Kayong paman, matapos maligtas, tayo ay hindi na mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan na mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Kung titignan natin sa Filipos chapter 3 verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Ang isang taong ligtas ay tapos na sa proseso ng immigration upang makapunta sa langit. Alam niyo po ba yun? Tayo na mga naligtas na Kristiyano, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon, ay inihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Kapag ang Panginoon ay dumating, kukunin niya tayo sa langit. Kaya katulad na nakasulat sa Filipos chapter 3 verse 21, magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo makakapunta sa langit sa ganitong katawan. Babaguhin niya ang ating mga katawan sa maluwalhating katawan katulad ng katawan ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang katawan na hindi mamamatay. Kaya lahat ng mga naligtas ay anak ng Diyos at pamilya. Kayo ang mga kaanib ng sambahay ng Diyos. Ramdam po ba na ito ay totoo? Mayroong kasabihan na ang dugo ay mas malapot kaysa sa tubig. Blood is thicker than water. Ito ay tumutukoy sa mga anak na ipinanganak sa parehong magulang. Kaya bagaman ang mga magkakapatid na inag-aaway minsan, tinutulungan nila ang isa't isa. Kapag ang mga bagay ay naging mahirap, tinutulungan nila yung isa't isa. Bakit po? Dahil sila ay pamilya. Tayo mga naligtas ay mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay mga brothers and sisters habang nabubuhay sa mundong ito. Ang dugo ay mas malapot kaysa sa tubig, ngunit ang espiritu ay mas malapot kaysa sa dugo. Ang isang taong naipanganak na muli ng espiritu ay hindi maikukumpara sa isang pamilya na naipanganak sa laman. Ang pisikal na pamilya ay nabubuhay na magkakasama habang nabubuhay sa mundong ito. Gayunpaman, lahat ng mga naligtas ay dapat maunawaan na bagaman ipinamuhay natin ang bawat buhay natin sa mundong ito, tayo ay brothers and sisters spiritually. Then, comrade friend, Obi Asir, one blood, one body, all are we. Shall we not then draw closer still? Heart, hand, and hope, and service one. Beloved, come. Our fathers will in true as may yet be done. Kinakanta po natin ang hymnong ito.
Kaya huwag po nating kalimutan na tayo mga anak ng Diyos na namumuhay sa langit na magkakasama. Ang relasyon natin sa ating physical na pamilya ay matatapos sa lalong madaling panahon. Sa langit, walang ganitong bagay na tipunin natin ang ating mga pamilya ng sama-sama. Sa langit, walang human relationship. Tanging ang mga banal na naipanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay naging isa sa banal na buhay at pag-ibig ng Panginoon. Tayo, ang mga taong mamumuhay sa langit magpakailanman, magtatamasa ng palawalatian. Kaya dapat rin tayong mabuhay na magkakasama dito sa lupa. Ang buhay sa mundong ito ay magtatapos sa lalong madaling panahon. Ngunit ang katotohanan na tayo'y naging ang mga anak ng Diyos ay walang hanggan. Hindi dapat natin ito kalimutan. Kaya ang lahat ng mga naipanganak na muli sa pamamagitan ng dugo ni Jesus ay mas malapit at mas mahalaga kaysa sa ating physical na membro ng pamilya. Kaya lahat ng mga naligtas ay hindi nagagalit sa isa't isa. Hindi nakikipag-away sa isa't isa. Tayo ang mga taong mabubuhay magpakailanman sa langit. Dapat nating mahalin ang isa't isa, kaya tayo ay pamilya ng Diyos. Roma chapter 8 verse 16 hanggang 17. Babasahin po natin ito. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Roma chapter 8 verse 16 hanggang 17. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At kung mga anak, ay mga tagapagmana rin. Mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin na maunawaan ang biyayan ng Diyos. At ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na tayo ay mga anak ng Diyos matapos tayong maligtas. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos. Ang mga anak ay may karapatan na magsaya at manahin ang lahat ng bagay mula sa kanilang mga magulang. Ngunit tayo ay mga anak ng Diyos. Mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Tayo ay kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. Tatanggap tayo ng kaluwalhatian kasama ng Panginoon at tatamasahin ang lahat ng bagay kasama ng Panginoon. Akyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa iyong Diyos at inyong Diyos, sa aking Diyos at inyong Diyos. Sinabi sa John chapter 20 verse 17. Bagaman tayo ay mahirap at napabayaan, tayo mga anak pa rin ng Diyos. Huwag dapat nating kalilimutan ang pagmamalaki na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang Diyos ay nagsugo ng isang tagapag-alagang anghel sa bawat taong naligtas upang protektahan tayo. Sa Mateo chapter 10 verse 30, at maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Hindi ko kayang bilangin ang mga buhok sa aking ulo, ngunit bilang na ito lahat ng Diyos. Ibig sabihin nito na nalalaman ng Diyos ang lahat ng kalagayan ko. But I know whom I have believed and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Dapat nyo rin itong paniwalaan. Anong dapat ninyong ipag-alala kung ang Diyos ang inyong Ama? Ngunit ang Diyos ay hindi niya tayo palaging binibigyan ng kaaliwan, kundi binibigyan rin niya tayo ng pagdurusa. Ginagawa niya tayong mayaman at dukha para sa ating pananampalataya. Ngunit hindi tayo palaging binibigyan ng Diyos ng kaaliwan, kundi binibigyan rin niya tayo ng pagdurusa. Ginagawa niya tayong mayaman at dukha para sa ating pananampalataya. Sinusubok niya tayo kung susundin ba natin ang salita ng Diyos o hindi.
at hindi tayo iiwan ng Diyos anuman ang mangyari. Maaari nating iwan ng Diyos, ngunit hindi tayo iiwan ng Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos. Ang mga magulang ay palagi nag-aalala kung nasaan ang kanilang mga anak. Inaalagaan sila at tinutulungan sila. Ngunit ang mga magulang ay hindi maaaring mamatay sa akin. Ngunit ibinigay ng Diyos ang kanyang tanging anak upang mamatay para sa atin para iligtas tayo. Kaya tayo ay naging tagapagmana ng kalubalatian ng Diyos, kasamang tagapagmana ni Kristo. Dapat ninyong paniwalaan ito. Ito ay biyaya ng Diyos. Ito ay isang himala na tayo ay iniligtas ng Diyos mula sa impyerno. At ito rin ay isang himala na tayo ay ginawa niyang kanyang mga anak. Ito ay gawa ng Diyos. Hindi ba ito kayang gawin ng Diyos? Ang layunin ng pagliligtas ng Diyos ay hindi para sa maayos na buhay natin dito sa mundo, kundi para mabuhay tayo para sa walang hanggang langit na tinatamasa ang kaluwalhatian kasama ng Panginoon magpakailanman. Kaya, kung tunay nga nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. Sabi sa Roma chapter 8 verse 17, gaano nagdusa si Jesus nang pumarito siya sa mundong ito para iligtas tayo? Kung tunay nga nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. Tayo mga naligtas ay dapat mamuhay na karapat-dapat na buhay bilang mga anak ng Diyos. Bagaman umarap tayo sa maraming kahirapan at mga pagdurusa para masunod ang salita ng Diyos, mapagtatagumpayan natin ang mga ito. Ang Diyos ay kasama natin at tumutulong sa atin. Dapat natin itong paniwalaan. Tayo ay mga tagpagmana ng Diyos. Ito ay hindi dahil tayo ay mabuti, kundi dahil ibinigay ito sa atin ng Diyos. Ang taong ipinanganak ng hari ay ang prinsipe. Isa siyang prinsipe. Ang taong ipinanganak ng isang chairman ng isang malaking korporasyon ay magmamanang ng malaking kayamanan. Ngunit hindi ito espesyal. Ito ay matatapos ng ilang mga taon. Binigyan tayo ng Diyos ng mas mataas na kaluwalhatian kaysa mga anghel. Dapat natin itong paniwalaan. May pagdurusa sa mundong ito, ngunit ito ay lilipas sa lalong madaling panahon. Si Jesus ay pumarito sa mundong ito at namatay. Paano naman ang pagdurusa ni Jesus hanggang sa kanyang muling pagkabuhay? Paano naman ang pagdurusa ng mga alagad at mga apostol? Walang sino man ang namatay sa katandaan. Na ang ebanghelyo ay pinangaral sa panahon ng sinaunang iglesia, lahat sila ay naging martir dahil sa pangaral ng ebanghelyo at mayroong ipinakong pabaliktad, mayroong ipinatay sa pamamagitan ng pagbato. Bakit po? Bakit po nangyari sa kanila yun? Ito ay dahil para bigyan sila ng walang hanggang kaluwalhatian. Kung tunay nga nagtitiis tayong kasama niya upang luwalhatiin namang kasama niya. Kaya sinabi sa Roma chapter 8 verse 18, kung tunay nga nagtitiis tayong kasama niya upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. Ang pagdurusa ay pansamantala, ngunit ang kaluwalhatian ay magpakailanman at mabigat. Kaya sinabi sa ikalawang Korinto chapter 4 verse 17, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapigatian, ang panandaliang kapigatian at pagdurusa ay magaan para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Dapat nating malaman na binibigyan tayo ng Diyos ng panandaliang pagdurusa para bigyan tayo ng dakilang kaluwalhatian. Kapag mayroong pagdurusa, may taong nagsasabi, walang Diyos. Diyos, pinabayaan mo ba ako? Hindi dapat tayo manalangin ng ganito. Si Apostol Pablo ay nagsulat ng higit sa kalahati ng Bagong Tipan at ipinangaral ang Ebanghelyo hanggang sa kanyang kamatayan. Ano ang kanyang pagdurusa? Siya ay hubad, siya ay gutom, hindi siya makatulog, walang pagkain, giniginaw at nanginginig. Maraming beses siyang hinagupit, siya ay nakulong ng maraming beses. Siya ay binato at halos mamatay, at siya ay pinabayaan. Ngunit muli siyang nabuhay at muling nangaral. Gaano kamiserable ang kanyang laman? Gayunpaman, ang Panginoon ay kasama niya hanggang sa huli. Dapat rin nating tularan ang kanyang pananampalataya. Dapat nating malaman na ang Panginoon ay hindi ako kailanman iiwan. Kaya sinabi sa Isaiah 49 verse 15, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya'y hindi
mahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Oo, ang mga ito'y makakalimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Hindi kita kalilimutan. Hindi ito maikukumpara sa mga magulang na minamahal ang kanilang mga anak. Ito ay mas dakila ng 1,000 beses at 10,000 beses. Dapat natin itong paniwalaan. Hindi dapat natin kalimutan na tayo mga anak ng Diyos kapag tayo maharap sa anumang uri ng pagdurusa. Ngayon, alam po ba ninyo kung gaano kahalaga ang maikling mensaheng ito? Ang karapatan at pribilehiyong tawagin ang Diyos na Ama? Sa halip, dapat nating pabanalin ang pangalan ng Ama. Alam niyo po ba ito? Sa Mateo chapter 6 verse 9, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Maging ang ating mga ama sa lupa ay hindi tayo nagsasalita tungkol sa pangalan nila ng walang kabuluhan. Bakit po? Dapat nating isipin na ang pangalan ng Ama ay marangal. Dapat natin itong igalang, hindi lamang sa salita, maging sa ating mga gawa. Ngunit, depende sa kung ano ang ginagawa ng anak. Maaring pabanalin o hindi ang kanyang pangalan. Kapag tayo nagdarasal ng panalangin ng Panginoon, kahit na hindi natin binibigkas ang panalangin ng Panginoon o yung Lord's Prayer, dapat nating gawin ito ayon sa panalangin. Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dapat kong pabanalin ang pangalan ng Ama na nagligtas sa akin at ginawa akong isang anak ng Diyos. Kung mananalangin ka lang nang hindi pinag-iisipan, maaaring sabihin ito ng Diyos, tumigil ka. Kailan mo pinabanal ang pangalan ko? Kaya nito, upang mapabanal ang pangalan ng Diyos, dapat nating ipamuhay ang ating buong buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos bilang mga anak ng Diyos. Ayon sa Isaiah 43 verse 25, iniligtas tayo ng Diyos alang-alang sa kanyang pangalan. Ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin at hindi ko naalalahanin ng iyong mga kasalanan. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, iniligtas tayo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Bakit po? Kung ang lahat ng taong nilikha ay ayon sa wangis ng Diyos ay mapunta sa impyerno, hindi ito magdadala ng kaluwalhatian sa Diyos. Kung maraming kaluluwa ang maliligtas, ito ay magiging kaluwalhatian sa Diyos. Kaya sa awit 23 verse 3, pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Sinabi po ni David, mga awit 23 verse 1, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. At sinabi ng Diyos, ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin. Iniligtas tayo ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Matapos tayong maligtas, inaakay tayo ng Diyos sa katotohanan at sa mga landas ng katwiran para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga, gaya ng nasusulat sa 1 Corinto chapter 10 verse 31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Gaya ng sinasabi ng salita, kung ano ang nagdulot ng kaluwalhatian sa Diyos ay mabuti, at kung ano ang hindi nagdudulot ng kaluwalhatian sa Diyos ay kasalanan. Hindi lamang tayo dapat magmalaki bilang mga anak ng Diyos, kundi kumilos din bilang mga anak ng Diyos. Kung tayo ay naging mga anak ng Diyos, kung gayon sasabihin ng ibang tao, talaga? Ikaw ba ay anak ng Diyos? Anong uri ka ng anak ng Diyos? Tingnan natin kung paano nabubuhay ang mga anak ng Diyos. Nagmamasid sila ng ganito. Kapag gumawa tayo ng mali, maaari nilang sabihin, Diyos ba ang kanilang ama? Totoo ba? Nasaan ang iyong ama? Kaya sa awit 79 verse 9, tulungan mo kami, o Diyos ng aming kaligtasan, para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Iligtas mo kami at patawarin ng aming mga kasalanan alang-alang sa iyong pangalan, o Diyos ng aming kaligtasan.
ang Panginoon na nagligtas sa atin, ang tumutulong sa atin upang mamuhay para sa pangalan ng Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Ganito po ang panalangin ni Haring David. At sa awit 115 verse 1, huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan na ibigay ang karangalan, dahil sa iyong tapat na pag-ibig at dahil sa iyong katapatan. Paano ang anghel ay naging masama? Ang anghel ay nilalang na maganda at maluwalhati bago ginawa ang mga tao. Ngunit sa marami mga anghel, pero tatlong mga anghel, ang mga espesyal na anghel ay sina Gabriel, Mikael at Lucifer. Si Lucifer, isang anghel na may mapagmataas na puso na nais maging katulad ng Diyos. Siya ay pinalayas at naging Satanas. Kaya nga sa Isaiah 14 verse 14, ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga lupa. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Nais niyang maging gaya ng Diyos. Sa verse 15, gayon may ibinabaka sa Sheol sa mga pinakamalalim na bahagi ng buhay. Si Lucifer na gusto maging katulad ng Diyos, siya ay naging Satanas. At siya ay labat sa Diyos. Inihanda ng Diyos ang impyerno para sa kanya. Isang malaking kasalanan ang nakawin ang kaluwalhatian, dapat papunta sa Diyos. Dapat nating malaman ito. Ano man ang mangyari, hindi natin dapat sirain ang kaluwalhatian ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa Isaiah 48 verse 11, alang-alang sa akin, alang-alang sa akin. Aking gagawin iyon sapagkat paanong lalapastangani ng aking pangalan at aking kaluwalhatian at ang kaluwalhatian ko sa iba'y di ko ibinigay. Hindi ibinibigay ng Diyos sa kaluwalhatian niya sa iba. Kaya nga, ang mga tao ng Israel ay ang mga taong pinili ng Diyos. Ang dahilan kaya ang mga tao ng Israel ay pinili para sa pangalan ng Panginoon, pangalan ng Diyos. Ngunit sa Roma chapter 2 verse 24, may kita natin na hindi alam ng mga Israelita na si Jesus na isinugo ng Diyos ay ang Kristo. Kaya kanilang tilanggihan siya. At ipinapako pa sa krus. Kasi sinabi ni Pablo sa mga Hudyo ng Israel, Roma chapter 2 verse 24, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nilalait sa mga Hintil dahil sa inyo, gaya ng nasusulat. Nang itakwil ng mga Israelita ang bayang pinili ng Diyos, si Kristo, pinadala ng Diyos ang Babilonya upang salakay ng Israel. Sa panahon ng Greek-Roman, ang mga Israelita ay kinalat sa buong mundo sa loob ng humigit kumulang 2,000 taon. Gaano sila kaawa-awa? Walang ibang mga tao ang nagkaroon ng kasaysayan na kahabag-habag gaya ng mga Israelita, ang bayang pinili ng Diyos. Bakit po sila nagkaganon? Ang kasalanan ng pagtanggi kay Kristo ay hindi ipatatawad. Kaya sa Ezekiel chapter 36, sinasabi na pagkatapos na may pangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo, ang mga Israelita ay papanumbalikin. Tama po ba? Yun mismo ang salita sa ating panahon. Ang Ezekiel chapter 36 ay sinulat 2,600 years na nakakalipas. Kahit pa man, kung ang Ebanghelyo ay ipinangaral sa buong mundo, sa huli ang Israel ay ipanunumbalik. Ang dahilan para ibalik ang mga Israelita sa lupain ng Israel na nakakalat sa buong daigdig ay upang palayasin ang makapangyarihang mga bansa sa lupain iyon, ang kininang lupang iyon at magtatag ng isang bansa. Sinabi sa Ezekiel chapter 36 verse 22, hindi ito alang-alang sa inyo. Hindi dahil kaawa-awa ang mga Israelita, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na iyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. Ang pangalan ng Diyos ay nalapastangan dahil sa inyo. Pinagmamasdan ng mga tao ang mga Israelita na nakakalat sa buong mundo o sinasabi, bakit ang mga taong pinili ng Diyos ay namamatay ng miserable? Bakit naging ilang at disyerto ang lupaing ibinigay sa kanila ng Diyos? Patay na ba ang Diyos? Ang mga Israelita ay namatay dahil sa kanilang mga kasalanan at bilang resulta, ang pangalan ng Panginoon, ang pangalan ng Diyos ay nadungisan.
Kaya kahit nanawasak ang Israel, himalang ibinalik ng Diyos ang Israel sa huling araw upang ipakita na siya ay buhay. Sa sandaling, naging malaya ang Israel noong May 14, 1948, kinabukasan, sinimulan ng mga Arabo ang unang digmaan sa Middle East. At bilang resulta, nakamit ng Israel ang isang malaking tagumpay. Kahit nawala sila makapangyarihang sandata o hukbo, nanalo ang Israel sa ikalawang Middle East War. Ang malaking digmaan na ikatlong Middle East War ay naganap noong June 7, 1967. 14 na bansang Arabo ang nagkampihan para wasakin ng Israel sa isang iglap. 14 na bansa na may populasyon na 120 million. Noong panong yun, mayroong lamang 2.2 milyong Hudyo. 2.25 milyong Hudyo ang naninirahan sa lupain ng Israel. Sinubukan ng mga Arabo na lipulin ang mga Hudyo sa isang iglap at itapon sila sa Mediterranean, ngunit ang mga Arabo ay nawasak sa loob ng 6 na araw. Si Pangulong Nasser ay makapangyariang pangulo noon at tinawag na bayani ng 20th century. Siya ay sumuko pagkalipas ng 6 na araw. Wawasakin nila ang Cairo kapag hindi ka sumuko. Sabi niya, anong dapat kong gawin? Pagkatapos niyang sumuko sa sobrang galit ni Nasser ay inatake siya sa puso at namatay. At sa 4th na digmaan sa gitnang silangan na naganap noong October 1973, nakamit muli ng Israel ang isang malaking tagumpay. Sa pagkakataong ito, sinubukan ng Hamas na wasakin ng minsana ng Israel sa pamamagitan ng magpapaputok ng libo-libong missiles. Kung isipin, ang Israel ay isang maliit na bansa at ang kanilang lupain ay maliit din. Kakaunti lang din ng kanilang populasyon. Pero tignan mo ngayon, nagbabanta ang Israel na wawasakin ng Hamas. Hindi sila susuko. Kaya mahigit sa 40,000 nakatao sa Gaza ang namatay sa digmaang iyon. Nakapatay sila ng iilang generals na nagkokomand sa mga Hamas. Alam niyo po ba ito? Mangyari maghintay ka at tumingin. Walang bansa makakatalo sa Israel. Ito ay dahil ang Diyos ang nagpapanumbalik sa bansang Israel, na nagpapanumbalik sa mga Israelita. At kapag bumagsak ang Israel, ang Biblia ay magiging mali. Hindi iyon paihintulutan muli ng Diyos. Kaya, ang pagsisikap na wasakin ng Israel ay pagsalungat sa Diyos. Aling bansa ang mananalo laban sa Diyos? Gayunpaman, ang Diyos ay buhay at ginawa ng Diyos ang lahat para sa kanyang pangalan. Para ipakita ang katibayan na may Diyos, ito po'y kanyang ginawa. Saglit po natin tignan ang 1 Pedro chapter 1 verse 14. Babasahin ko po mula verse 14 hanggang 16. 1 Pedro chapter 1 verse 14 hanggang 16. 1 Pedro chapter 1 verse 14 hanggang 16. Babasahin ko po. Tulad ng mga masunuring anak, mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagdanasa ng inyong kamangmangan noong una. Sa halip, yamang banal lang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Una, basahin po natin hanggang doon. Sa salitang ito, tulad ng mga masunuring mga anak. Bago sila naligtas, sila ay naging masuwayin at nakagawa ng lahat ng uri ng kasalanan. Ngunit ngayon, bilang mga anak na sumusunod sa Diyos, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng iyong kamangmangan noong una. Sa halip, yamang banal lang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Anyway, ang Diyos ay banal. Kaya dapat din kayong maging banal tulad ng Ama na siyang nagligtas sa inyo. Sa salita ng Diyos, kayong maging banal sapagkat ako'y banal. Sila mga
silang mga naligtas ay dapat na ngayon sumunod sa halimbawa ng banal na Diyos at maging lalong banal pa. Mula sa oras na ito'y, mula sa oras na tayo'y naligtas, nililinis tayo ng Diyos araw-araw sa pamamagitan ng kanyang salita at ng banal na Espiritu. Unti-unti tayong ginagawang banal gaya ng Diyos at ginagawa tayong karapat-dapat na makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi dapat kalimutan ng mga naligtas na malapit na tayong pumasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Ganon dapat natin gawin? Tulad ng Diyos, dapat unti-unting makilala ang lahat ng ating kilos, salita at gawi. Ang ibig sabihin ng kabanalan ay ang pagiging hiwalay sa kasalanan. Huwag kayong mamuhay na parang masuwain ng mga anak bago kayo maligtas. Pero ngayon, bilang masunuring mga anak, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Tama po ba? Sabi sa verse 17, kayo maging banal sapagkat ako'y banal. Kung inyong tinatawagan bilang ama ang umahatol na walang pagtatangi ay sa gawa ng bawat isa, mamuhay kayo na may takot sa panahon ng inyong pangingibang bayan. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo kundi sa puso. Kung tinatawag mong ama ang Diyos, dapat mong pabanalin ang pangalan ng ama. Para magawa ito, ang isang pansamantalang paglalakbay sa mundong ito ay dapat mamuhay sa landas ng manlalakbay upang makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Mamuhay na may takot habang naririto ka. Ibig sabihin ay matakot sa paggawa ng mali sa Diyos. Hindi ibig sabihin na matakot na mapunta sa impyerno, kundi mabuhay na may takot. Mamuhay na may takot. Ang isang taong ligtas ay dapat magbago ng unti-unti at maging isang taong banal. Isang taong karapat-dapat na pumasok sa kaluwalhatian. Kung isang taon, tatlong taon, limang taon o sampung taon ang lumipas mula nang siya'y maligtas at siya'y nanatiling gaya ng dati, kung gayon magtataka ako, talaga bang naligtas siya? Paano mo malalaman kung ang taong iyon ay anak ng Diyos? Sama-sama po nating basahin sa 1 Pedro chapter 2 verse 12. 1 Pedro chapter 2 verse 12. Basahin po natin sabay-sabay. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga Hintil upang kung magsalita sila laban sa inyo na pawang o parang kayo'y gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Sa gitna ng mga Hintil, silang lahat na hindi nakatanggap ng kaligtasan ay ang mga Hintil. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga Hintil. Tama ba ang pagkakasabi? Maging marangal sa gitna ng mga Hintil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan. Sa walang kadahilanan, ang mga Hintil na ito'y mga taong hindi ligtas. Ang mga taong nagpupunta sa simbahan pero hindi ligtas ay itinuturing ding mga Hintil. Kinamumuhian nila tayo ng walang dahilan at gumagawa ng mga krimen laban sa atin para sa mga bagay na hindi totoo. Sinusumpa at pinupunan nila tayo. Anyway, ang mga erehe ang tawag nila sa atin. Tinawag ng mga Israelita si Jesus na isang erehe at ipinako siya sa krus. Sa mga gawa, chapter 24, tinakip ng mga Hudyo ang dakilang apostol na si Pablo at sinubukan siyang patayin. Nagawa nilang pakilusin ang mga dalubhasa para isakdal siya sa harap ni Haring Agripa. Sinabi sa gawa, chapter 24, verse 5, natagpuan namin na ang taong ito ay mapanligalig at mapag-udyok ng kaguluhan sa lahat ng mga Hudyo sa buong daigdig at isang pinuno ng sekta ng mga Nazareno. Tinawag nila si Apostol Pablo na isang pinuno. Ito'y walang anumang kung nakakuha tayo ng kaunting puot mula sa kanila. Okay, hindi tayo ang pinuno ng erehe, pero tayo ay mga papit ng mga erehe.
pero mas mabuti na maging isang erehe na makakapunta sa langit kaysa isang Orthodox na aral na mapupunta naman sa impyerno. Ano po ba yung erehe? May nakikita ba kayong mali sa itinuturo natin? Wala po. Pinipintasan tayo ng walang dahilan. Upang kung magsalita sila labad sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan. Anong sandata mayroon tayo? Kailangan nating ipakita ang ating mabubuting gawa. Kaya sila'y mga nakamasid sa atin ang pumupuna sa atin. Pero kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan, ay makita na lang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Ibig sabihin, sa araw ng pagdalaw, maliligtas din sila. Sila mga bumabatikos sa atin at tinitignan ito at sinasabi, "Naku, hindi yan totoo." Sinasabi ng isang tao, dating kinatawa ng isang simbahan ng presbiterya na tayo mga erehe. Kaya naisip niya na kung talaga bang tayo isang erehe, kaya siya'y lumapit ng palihim, nakinig sa lahat ng ating mga sermon, nagbasa ng lahat ng ating mga libro, at tumingin sa internet at sinasabi, "Oh, hindi pala yung totoo." Kaya umamin siya ng maglaho. Sinubukan ko talagang alamin kung ano ang mali sa inyo, pero wala akong nakitang mali. Kaya inilimbag niya ito sa isang aklat, sa aklat na Heresy and Orthodoxy. Sabi nito, kapag pinag-uusapan ng ating church, ito'y ganap na hindi isang erehe o maling pananampalataya, pero isang grupo na nangangaral ng dalisay na ebanghelyo. Tama, kung titignan mo ito, malalaman mo. Kaya anong sandata ang meron tayo laban sa mga bumabatikos sa atin? Wala tayong dapat sabihin, pero ipakita ito sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Kahit anong sabihin nila, wala silang masasabi tungkol sa atin. Kahit ngayon, alam na lang nila. Hindi lamang sila mapapaya, kundi pati na rin sa araw ng kanilang pagdalaw. Kapag iniligtas sila ng Diyos, luluwalhatiin ng Diyos ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Kapag ang taong tumutulig sa kanila ay naligtas at nabago, ito'y magdadala ng kaluwalhatian. Ngayon, balikan po natin sa Mateo chapter 6, verse 10. Basahin po natin. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, at kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Dumating nawa sa kaharian mo. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi lamang dapat nating isaulo ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon at bigkasin ito ng formal. Pero dapat nating maunawaan ng detalyado ang kahulugan ng talatang ito at kung paano tayo mananalangin ng tama sa itinurong panalangin sa atin ng Panginoon. Dumating nawa ang kaharian mo. Anong kaharian? Ang kaharian ng Diyos. Kung titignan natin sa Lucas chapter 4 verse 5, nagpakita ang diablo upang tuksohin si Jesus. Pagkatapos ay dinala siya ng diablo sa isang mataas na lugar at ipinakita sa kanya sa isang saglit ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. At sinabi sa kanya ng diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan ito at ang kaluwalhatian nila sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibinibigay ko kung kanino ko ibig. Kaya kung sasamba ka sa akin, ang lahat ng ito ay magiging iyo sapagkat ito'y naibigay sa akin." Kailan? Kailan po ito naibigay sa kay Satanas? Sa halamanan ng Eden. Sinabi ng Diyos kay Adan na pamahalaan ang lahat ng bagay. Sa halamanan ng Eden, si Adan na nag-ari na namamahala sa lahat ng bagay. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan, ibinigay ni Adan ang otoridad upang mamuno sa buong mundo ang diablo. Sinabi niya, "Sapagkat ito'y naibigay na sa akin." Kaya itinuro ni Jesus tungkol sa diablo na ang prinsipe ng mundong ito ay ang diablo. Ang namamahala sa mundong ito, dapat mong malaman na ang namamahala sa mundong ito ngayon ay ang diablo. Ang diablo ay sumasalungat sa gawain ng Diyos. Ang salitang Satanas ay nangangahulugang isang kaaway. Mula sa halamanan ng Eden hanggang sa katapusan ng mundo, saan man ay pinapangaral ang ebanghelyo, ang diablo ay patuloy na humahadlang at sumasalungat. Naparito si Jesus upang bawiin ang kaharian na kinuha ng diablo. Hindi ito ginagawa sa pamamagitan ng pagyukod sa diablo,
pero sa pamamagitan ng pagsakop sa kapangyarihan ng kamatayan, kasalanan at kapangyarihan ng Satanas, sa pagliligtas ng maraming kaluluwa at paggawa ng mga taong pupunta sa langit, sa gayon ay mapapanumbalik ang kaharian na kinuha ng Diablo. Dumating nawa ang kaharian mo. Kaya ito isang salita upang manalangin para sa pagdating na kaharian ng Diyos. Sa Mateo chapter 2:3 verse 2, sinasabi dito, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ang kaharian ng langit ay ang kaharian ng Diyos. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Magsisi kayo. Ang ibig sabihin ng salitang magsisi ay maunawaan kung gaano kakamiserable yung makasalanan, magsisi ng lubusan at bumalik sa Diyos. Gayun din, sa Mateo chapter 4 verse 17, sinabi rin ni Jesus, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Ganito rin ang sinabi niya. Ang pagsisisi ay hindi lamang lubusang pagkakilala sa iyong pagkakamali at panunumbalik, kundi pati na rin sa pagtanggap ng kaligtasan. Ang pagsisisi ay hindi lamang pag-iyak sa kasalanan. Nang iwan ng alibog ang anak ang kanyang ama at namamatay sa gutom, sinabi niya, ako'y mamamatay sa gutom ngayon, babalik ako sa aking ama. Ayos lang ba na magsisi lang at umiyak? Dapat kayong manumbalik. Ang pagsisisi ay nangangahulugan ng pagsang-ayon ng kanyang kamalian at pag-alis mula sa kamalian niyon kapag nalaman na niya ang kanyang kamalian. Pagkatapos doon, dapat siyang manumbalik. Manumbalik sa Diyos. Kaya iniligtas ng Diyos ang mga makasalanan na patungo sa impyerno at ginagawa silang mga tao na papasok sa arena ng Diyos. Kaya naman, sabi sa Lucas chapter 17 verse 20 hanggang 21, sinabi ni Jesus ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na may mga palatandaang makikita at di rin nila sasabihin, tignan ninyo, narito o naroon, sapagkat masdan ninyo ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Bago makapasok sa langit, ang kaharian ng Diyos ay dapat makamit sa puso. Kapag ang makasalanan ay nakatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at naligtas, ang kaharian ng langit ay makakamit sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang kaharian ng Diyos. Sa Roma chapter 14 verse 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Kapag ang makasalanan ay naligtas, siya ay ligtas at nagiging matuwid. Ang katuwiran at kapayapaan ng Diyos ay nakakamit at ang kagalakan ay nakakamit sa puso. Dito dumarating ang kaharian ng Diyos. Opo. Kaya kung maraming kaluluwa ang maligtas, ang kaharian ng Diyos ay lumalawak. Kapag mayroong digmaan, nababawi natin ang lupain na nawala. Sa gayong paraan din, ang pagpapakalat ng Ebanghelyo ay pagbawi sa kaluluwa ng mga tao na kinuha ng Diablo. Ang tatlong elemento ng isang bansa ay ang soberanya, teritoryo at mga tao. Ginman, kahit na mayroong soberanya at teritoryo o lupain, kung wala namang mga tao, hindi ito matatawag na isang bansa. Ang soberanya ng kaharian ng Diyos ay ang Diyos. Ang teritoryo ay ang kaharian ng langit. At ang mamamayan ng kaharian ay ang mga naligtas. Kapag ang Ebanghelyo ay naikalat at maraming kaluluwa ang naligtas, ang kaharian ng Diyos ay lumalawak. Kaya kapag ikinalat natin ang Ebanghelyo at nagliligtas ng kaluluwa ng mga tao, nababawi natin ang bansa na inagaw ni Satanas. Kapag ang lahat ng tao na papasok sa kaharian ng Diyos ay handa na, naway ang kaharian ay sumagana at ang hari ng kapayapaan ay bumalik na. Kapag ang lahat ng mga tao na papasok sa kaharian ay handa na, ang hari ng kahariang iyon ay darating. Kaya sinisiyasat, kaya nang siniyasat ni Pilato si Jesus, sa Juan chapter 18 verse 33, tinanong niya, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kaya sinabi ni Jesus, ako ay isang hari. Ngunit ang kaharian ko ay hindi mula sa sanlibutan ito. Sinabi ng mga Hudyo kay Pilato, sinasabi ng lalaking ito na siya ay hari at pinagbabawalan niya magbayad ng buwis kay Caesar at sinisikap niya magtatag ng sariling niyang kaharian dito sa mundo. Ito ang pinakamalaking bintang nila kay Jesus. Kaya tinanong ni Pilato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Oo, ako ay ang hari, ngunit ang kaharian ko ay hindi mula sa sanlibutan ito.
Si Jesus ay dumating upang gumawa ng mga taong papasok sa kaharian ng langit. Doon sa kaharian ng Diyos. Nang tayo ay maligtas, si Jesus ay naging aking tagapagligtas at hari. Ang Panginoon ang aking walang hanggang hari. Kaya sa Mateo chapter 6 verse 33, sinabi ni Jesus, "Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Ngayon, maraming mga bagay ang dapat gawin ng isang taong ligtas. Ngunit ano ang prioridad? Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Nang ikaw ay maligtas, ang kaharian ng Diyos ang unang naitatatag. Ang taong ligtas ay nag-evangelize ng ibang mga tao. Pagkatapos, ang kaharian ng Diyos ay patuloy na lumalawak. Kaya naman ang kaharian ng Diyos at ang katwiran ng Diyos ay naitatatag. Opo, ang katwiran ng Diyos. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ang kanyang katwiran ay nangahulugan ang kalooban ng Diyos ay naitatatag. Ang ating mga buhay na sumusunod sa salita ng Diyos at iniibig ang mga brothers and sisters ang nagtatatag ng katwiran ng Diyos. Kaya sinasabi sa 2 Pedro chapter 3 verse 13, ang langit ay bagong langit at ng bagong lupa, kung saan ang katwiran ay nalinirahan. Ito ang lugar kung saan walang kasalanan, kung saan ang langit ng Diyos ay isang lugar kung saan ang kalooban ng Diyos ay lubusang matutupad. Kaya, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Kapag ipinangaral natin ng ebanghelyo at nagligtas sa mga kaluluwa ng mga tao, hinahanap natin ang kaharian ng Diyos. At ang mga naligtas ay iniibig ang bawat isa at sumusunod sa salita ng Diyos upang makamit ang katwiran. Kung gagawin natin ito ng maayos, magiging pakinabang ito sa inyo. Alam niyo po ba ito? Ang mga tao dito sa mundo ay namubuhay lamang para sa kanilang sariling katawan. Gayunman, ang mga naligtas ay namumuhay para sa iba. Namumuhay sila ng iba. Ang mga naligtas ay nagtatanong, paano namin maipapangaral ang ebanghelyo at makapagliligtas ng iba pang mga kaluluwa? Paano namin makakamit ang katwiran ng Diyos? Paano kami makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Kung gagawin natin ito, ibibigay ng Diyos ang ating mga pangangailangan sa pisikal bilang bonus. Mga anak na may magulang na mayroon lahat ng bagay, kaya bakit sila mag-aalala kung ano ang kanilang kakainin o iinumin? Ang mga magulang ang aako ng buong responsibilidad para sa anak. Kailangan lamang gawin ng anak ang dapat niyang gawin. Kung sinusunod ng anak ang kanyang mga magulang at ginagawa ang kanyang gawain ng matapat, ibibigay sa kanya ng kanyang mga magulang ang lahat. Mateo chapter 6 verse 30, at kung gayon, binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at kinabukasan ay tinatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Maraming mga tao na nakatanggap ng kaligtasan ngunit wala nang ganitong pananampalataya. Hindi sila nananampalataya sa pangako. Iniisip nila na kung hindi sila magtatrabaho ng mabuti, magugutom sila. Ibig sabihin po ba na huwag na silang magtrabaho? Hindi po. May iba tayong trabaho na dapat gawin. Ang layunin ng ating pagtatrabaho ay hindi upang kumita ng pera at mamuhay ng komportable, kundi upang ipangaral o ikalat ang ebanghelyo. Nakita niyo po ba ang retreat natin ngayon? Ang mga pastor at evangelist ay labis na nagsisikap, ngunit kapag nakita sila ng Diyos, masigit niyang pahalaga na mga taong gumabay sa mga sasakyan, mga tao nagpuyat buong gabi upang magbantay, ang mga sisters na nagluto at nanaguhugas sa mga pinagkainan sa harap ng mainit na kawali sa kusina, ang mga taong gumawa ng maduduming gawain, at ang mga taong naglinis. Bakit po nila ginagawa ng mga ito? Sino po nagsabi niyon na gawin nila? Wala po. Kahit na hindi ako makapangaral o makapag-evangelize, dapat ay may gawin ako para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao. Wala pong taong naligtas na pupunta lang sa retreat center upang tumambay. Noon po, madalas ay may mga ganitong tao. Ngunit ngayon ay ang kanilang pananampalataya ay lumalago at hindi na nila ginagawa yun. Ang ilang mga tao na hindi makapaglingkod gamit ang kanilang katawan ay naglalaan ng kanilang sariling pera para sa pangaral ng ebanghelyo. Magkano po ang kailangan
ninyo upang makapag-evangelize. Kaya naman, ang mga naligtas na tao ay hinahanap ng kaharian at katwiran ng Diyos. Ipinangako ng Diyos na kung gagawin natin ito, ibibigay niya ang lahat ng kinakailangan natin. Tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ngunit ang ibang mga tao ay hindi naniniwala dito. Bakit hindi magawa ng isang taong ligtas na manampalatayang ang Diyos ay kasama nila pagkatapos ng kaligtasan? May ilang mga tao na hindi nananampalataya sa pangako ng Diyos, kaya sila nag-aalala at natatakot. Bakit kailangan nila itong gawin? Mateo chapter 10 verse 30, at maging mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Sa Isaiah 46 verse 10, ang salita ng Diyos ay ang layunin ko ay may tatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. May layunin ang Diyos at pati ang kalooban na ikaliligaya ng Diyos. Tinupad po ito ng Diyos. Dapat nating gawin ang plano at kalooban ng Diyos na nakakalugod sa Kanya. Sa Hebreo chapter 10 verse 7, nanalangin si Jesus. Kaya sinabi ko, narito, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban. O Diyos, sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Isinilang siya ng isang birhen upang matupad ang kalooban ng Diyos. Magdusa ng labis upang maganap ang kalooban ng Diyos. At dumanak ang dugo sa krus sa lugar ng Diyos kahit na siya ay walang kasalanan. Ano ang kalooban ng Diyos? Sinabi sa 1 chapter 6 verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking ama na ang bawat nakakita sa kanya, nakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ang kalooban ng Diyos na manampalataya tayo sa ginawa ni Jesus at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kalooban niya na mamatay si Jesus sa krus upang bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Gayun din, kalooban ng Diyos para sa mga tao na manampalataya dito at may panganak na muli. Ngayon, ang taong naligtas ay dapat na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang mamuhay sa pananampalataya ay kalooban ng Diyos at ang pagbabahagi ng ebanghelyo ay kalooban rin ng Diyos. Kaya naman sa Mateo chapter 26 verse 39, nalalangin si Jesus sa Getsemani bago siya mamatay sa krus, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ang krus ang pinakamahirap at nakakahiya para sa tao. Paano magiging madali na ang isang inosenteng tao ay lumakad ng tahimik patungo sa krus? Ama ko, kung maaari, lumampas na sana sa akin ng kupang ito. Nagsusumamo siya na kung maaari ay lumampas na sana sa kanya ang kupa ng pagdurusa sa krus. Gayunmay, hindi ang ayon sa ibig ko. Ayon ni Jesus ng pagdurusa dahil mayroon din siyang laman na kagaya natin. Gayunmay, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Kung ito ang kalooban ng aking ama, ay mamamatay ako. Sabi sa 1 chapter 10 verse 18, wala nag-aalis nito sa akin, kundi kusa akong ibinibigay. Ang bugtong na anak ng Diyos ay kinakailangang mamatay sa krus at dumanak ng kanyang dugo upang tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan, upang ang kalooban ng Diyos ay may sakatuparan. Ito ay kalooban ng Diyos na maunawaan natin at sampalatayanan ang katotohanan iyon. Pagkatapos may panganak na muli, ito ay ang kalooban ng Diyos na ibahagi natin ang katotohanan ito upang maraming kaluluwa ay maligtas. Sila mga naligtas ay dapat na sumunod sa salita ng Diyos at isakatuparan ng katwiran ng Diyos sa kanilang buhay. Kung ipapangaral ninyo ang ebanghelyo at susundin ang mga kasulatan, ang Diyos ay magbibigay sa inyo ng mga pisikal na pangangailangan. Hindi ito nangangahulugan na hindi na kayo gagawa ng anuman. Huwag po kayong mamali. Magkaroon ng maling pagkaunawa. Sa ikalawang Tesalonika chapter 3 verse 10, kung ang sino man ay ayaw magtrabaho, ay huwag din namang kumain. Ang isang taong walang ginagawa ang mga kamay ay hindi dapat bigyan ng pagkain. Ang pagiging tamad ay isang kasalanan. Sabi sa Mateo chapter 25 verse 26, ikaw na masama at tamad na alipin. Ito po ay kasamaan, ang pagiging tamad. Dapat tayong mamuhay na may kasipagan. Dahil mayroon pa tayong napakaraming bagay na dapat gawin. Ang layunin ng Kristiyano ay lubos na iba mula sa mga taga-sanlibutan. Ang mga tao sa sanlibutan ay nababalisa kung paano sila yumayaman, kung paano sila yumaman, kumain, o mabuhay ng maayos. Sa maayos na kalagayan, iyan po ay pansamantala lamang. Tayo ay gumagawa upang maisakatuparan ang walang hanggang kalooban at kaluwalhatian ng Diyos.
Ang mga Kristiyano ay naririto sa mundo upang isakatuparan ang kalooban ng Panginoon, ang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ay nabubuhay at ang kanilang mga puso ay tumitibok ay dahil mayroon pang gawain na dapat maisakatuparan sa mundong ito. Hindi po ba tama po ito? Wala na bang gawain na dapat gawin? Mayroon pa po. Kailangan natin ibigay ang ating oras, ang ating pera, ang ating kalayaan, ang ating kasiyahan at ang kinakailangan maging ang ating buhay upang maisakatuparan ang kalooban ng Diyos. Ano po ba ang sinasabi ni Apostol Pablo upang maipangaral ang Ebanghelyo ng biyaya na maisakatuparan sa pamamagitan ng kamatayan ng butong na anak ng Diyos doon sa krus? Sinasabi sa mga Gawa chapter 20 verse 24, ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili na magpatotoo sa magandang balita sa biyaya ng Diyos. Kung mayroon akong 100 na buhay, ibibigay ko ang lahat ng ito para sa kapakanan ng Ebanghelyo. Hindi lamang niya sinabi na mamuhay siya o namuhay siya ng ganong paraan. Siya ay namuhay para sa Ebanghelyo. Pagkatapos ay pumunta siya sa Roma, nangaral doon at pagkatapos ay pinugutan ng ulo. Siya ay nangaral hanggang siya ay mamatay. Sabi sa Apokalipsis chapter 2 verse 10, maging tapat ka hanggang sa kamatayan. Pag-isipan po natin, yung Chinese character para sa salitang tapat. Ang Chinese character ay isang ideogram. Ang katapatan ay pinagsamang karakter para sa sentro at puso. Ang pagiging totoo ay isang salita na pinagsama ang karakter ng salita at katuparan. Kung pagsasamahin ang dalawang salitang ito, ang pagiging matapat ay nangangahulugang sa katuparan ng salita ng Diyos ng inyong buong puso. Kaya sa Apokalipsis chapter 2 verse 10, maging tapat ka sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Kailanman ay huwag ninyong kalimutan na tayo ay nandirito sa mundo upang maisakatuparan ang katwiran ng Diyos at gawin ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Upang ang biyaya ng Diyos na sa atin ay nagligtas, ay hindi mawalang kabuluhan at ang ating buhay ay hindi masayang. Nawa ay mamuhay tayo na gaya ng mga karapat-dapat na mga tao na pumasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang Panginoon ay malapit ang dumating. Marami pa po akong gustong sabihin, subalit sinisikap ko po itong paiksiin kung maaari. Ang mga tao ay gusto ang maiksi. Narinig ko po ang isang kwento. May isang evangelist na nagpahayag ng sermon at talagang pinutol niya ito ng maikli. At sinabi nila, "Oh, yan ay napakagandang sermon." Ito ay para bang gusto ng mga tao na panatilihing maikli lamang. Maging ito ay maganda o hindi. Subalit ako po ay pahaba ng pahaba. Marahil ang ilang tao ay hindi ito gusto dahil mahaba. Hindi ko po ito mapigilan. Sa lumang building, ako po ay nangangaral ng 2 oras, minsan 2 at kalahati, o minsan 3 oras pa nga. Ang auditorium noon ay gaya ng isang oven. Mayroong itong mababang kisame at walang aircon. Ito po noon ay gaya ng pagpunta sa isang wet sauna. Kinakailangan naming maligo kaagad kapag kami ay nakauwi na. Ang mga tao noon ay talaga nagsisiksikan sa mga hallways at ang mga hagdanan. Wala pong lugar na maupuan. Kahit kami ay nakikinig ng sermon sa FM radio, ang mga tao ay lumalapit mula sa 100 kilometro ang layo kapag Linggo ng umaga. Mauunawaan po ito ng mga matatagal na. Subalit sa mga panahon natin ngayon, kahit na ang paligid ay maayos, kung ang sermon ay medyo mahaba, nahihirapan na sila. Hinihiling ko na tayo maging higit pang matiisin. Ano po sa tingin ninyo? Anyway, itutuloy ko na lamang ang iba pang bagay patungkol sa panalangin na itinuro ni Jesus kapag may pagkakataon ako. Ang panalangin na itinuro niya ay mayroon pang iba't ibang panalangin maaari nating sabihin. Subalit ito po ay magiging mabuti kung susundan natin ito ang itinuturo niya magkakahiwalay muna. Manalangin po tayo. Mahabagin namin amang Diyos sa langit, nagpapasalamat po kami na iniligtas mo kami mula sa napakaraming tao sa mundong ito at inihiwalay kami upang maging banal sa mga huling panahon na iyong itinakda. Ngayon po, kami ay naniniwala na kami ay tinubos mo para sa iyong walang hanggang kaharian at kaluwalhatian. At sa mga nalalabing oras sa aming katawan na ipinagkaloob mo sa amin, nawa ay hindi maging walang kabuluhan, kundi ay maipangaral lamang ang Ebanghelyo ng biyaya at magawa namin ang iyong kalooban.
Nawa ang pangalan mo, O Diyos, ay mapabanal sa pamamagitan ng aming buhay at nawa ay maluwalhati lamang namin ay Ikaw, O Diyos. Baguhin mo po kami araw-araw sa pamamagitan ng iyong salita at ang Espiritu Santo at pangunahan kami na tumayo ng walang anumang dapat ikahiya sa harapan ng kaluwalhatian ng iyong nalalapit na pagbabalik. Nilalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.